nang ang 24 anyos na si Rebecca Gay ay nawala noong Halloween taong 2012. Ang mga residente sa maliit na bayan ng Mount Pleasant sa Michigan ay biglang nabigla. Masayahin at maalagang ina daw ito sa 3 taong kulang na anak na si Conway. Nung oras ng pagkawala, kaka-promote pa lamang ito bilang head cashier sa kanyang trabaho at nagsisikap na mapaganda ang buhay nila ng kanyang anak. Sa church ni na Rebecca, ang Christ Community Fellowship, nagpadasal si Pastor John T. White para sa maaga at ligtas na pagbabalik ni Rebecca. Isang investigasyon ang agad na isinagawa para mahanap ang kinaroroonan nito. Hindi nila alam na kay Pastor pala lahat ang kasagutan. Bago tayo magsimula, kung gusto nyo ng mga gentong videos, mga horror, creepypasta, mga true crime, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang bell notification para lagi kayong updated sa mga bagong videos. Simulan na natin ang kwento. Itong si Pastor John hindi naman alagad ng simbahan agad. Nung kabataan nito, nag-serve ito sa Navy bago maging isang long haul trucker. 22 anyos at may asawa siya noon at nakatira sa Battle Creek sa Michigan. Isang araw, noong 1980, inimbitahan ni John ang 17 anyos na kapitbahay niyang si Theresa Etherton sa kanila. Dinala niya ito sa basement at nang hindi nakatingin, isinaksak niya ito ng 15 beses tapos sinakal. Ayon kay Theresa, nakangiti pa raw si John habang sinasaksak siya at sinasabi ang mga katagang, tatagalogin ko na lang ha, kailangan mo nang umalis ngayon. Ikinalulungkot kung ganito ang paraan ng paglisan mo pero isa ka lang namang babae. Himalang nakaligtas sa pag-atake itong si Theresa at nai-report si John sa mga polis. No contest ang plea niya at nakulong ng 10 taon pero umapila siya at nakalabas. Noong July 1994, pumatay sa unang pagkakataon si John. Ang biktima niya noon ay ang 26 taong gulang na si Vicky Sue Wall, ang kabit niya. May anak si John at ang asawa niya noong panahon na iyon ay may isa pang bata sa sinapupunan nito. Pero hindi nito napigilan ang pagkakaroon niya ng relasyon kay Vicky. Ang katrabaho niya na nakilala niya habang nagtatrabaho bilang maintenance sa isang textile company. Huling nakita itong si Vicky nang sumakay sa itim na pickup truck ni John alas 3 ng madaling araw sa isang grocery sa may parking lot. Kunestyon ng mga pulis si John pero sinabi niya na hinatid niya lang si Vicky sa kanilang bahay. Pagamat hindi siya pinaniwalaan ng mga pulis, wala rin naman silang ebidensya para kasuhan siya kaya pinalaya rin siya. Nakita mga labi ni Vicky 6 linggo ang makalipas sa isang rural wooded area sa Kalamazoo County. Mga 3.5 kilometro ang layo mula sa grocery store kung saan siya huling nakita. Ang tanging suot lang ito ay isang t-shirt at bra na nakapalupot sa leeg nito. Ang katawan nito ay napubulok na at ang sanhi ng pagkamatay ay hindi na nadetermina pa. Sinearch ng mga pulis ang sasakyan ni John at nakakita ang mga investigador ng dugo sa maraming area pero kulang pa rin ang ebidensya. Nag-plead siya ng guilty sa isang involuntary manslaughter at nakatanggap ng sentensya na 8 hanggang 15 taong pagkakakulong lamang. Ang hinala ng mga investigador ay pinatay ni John si Vicky dahil na pressure siya tungkol sa kanilang relasyon. Nung sinentensyahan, sinabi ni John na ang pagkamatay ni Vicky ay isa lamang tragic accident at mahal daw niya talaga ito. Habang nasa kulungan, sinabi ni John sa kanyang psychologist na pinapantasya niya daw ang brutal na pagpatay sa mga kababaihan tapos ay gagahasain ng bangkay nito. Pero sinabi niya na sa 12 taong niya sa kulungan ay nagbago na siya. Nakilala na raw niya ang Panginoon. Fast forward tayo, February 11, 2007. Nakalaya na siya sa kulungan at nagpa siyang baguhin nga ang buhay. Nag-relocate siya sa isang trailer park sa Mount Pleasant at naging isang minister ng Christ Community Fellowship. Ang parehong simbahan na pinupuntahan ni na Rebecca at ng nanay niyang si Sally Gay, ang fiancé ni John. Alam ng ibang miyembro ng simbahan ang bayolenteng nakaraan ni John pero naniniwala silang napatawad na siya sa mga kasalanan niya at ngayon ay isa ng relihiyosong taong tinatama ang mga nagawang mali. Kaso, matapos ang 5 taong kalayaan, hindi na maitago ni John ang sexual fantasies at violent urges niya. Nung umaga, nung Halloween 2012, nalasing ng matindi itong si John at pumasok sa trailer home ni na Rebecca. Inatake niya ito at inumpog ang ulo ng ilang beses hanggang sa mawalan ito ng malay. Pagkatapos,
Tinali niya ito gamit ang zip tie habang ang anak nito ay nasa kabilang kwarto. Tinapon niya ang katawan ni Rebecca mga 2 kilometers ang layo mula sa bahay nito. Binihisa niya si Conway para sa Halloween costume at idinala sa tatay nito. Nung mapansin nilang hindi na pumapasok, nireport na ng mga katrabaho ni Rebecca ang pagkawala niya. Doon na rin nagpadasal kunwari itong si John sa simbahan nila. Kinabukasan, inamin niyang krimen at tinuro ang kinaroroonan ng bangkay. Noong April 18, 2013, sinintensyahan ng 56 years na pagkakakulong itong si John. Kaso, wala pang isang taon ng sintensya, nakita na lang siyang nakabigti at wala ng buhay sa selda niya noong August 28, 2013. Nakuha nga ba talaga nilang hustisya o hindi? Depende yan kung paano mo titignan ang hustisya. Kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-hit ang bell notification dahil marami pa tayong videos na ilalabas dito sa channel. Samahan niyo ako muli sa susunod na video.